Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Welcome to my channel, OFW channel. Ayan guys, kumusta ang mga OFW? So, kumustahan lang tayo ngayon. Pag-usapan lang natin ngayon ang mga responsibility natin bilang mga nanay sa ating mga anak dahil tayo ay mga OFW. Minsan guys, huwag natin kalimutan na yung mga anak natin, hindi lang po pera ang kanilang kailangan sa ating mga nanay na nandito sa abroad. Kailangan po nila ng atensyon, panahon, at pagmamahal. At yan po ang pag-uusapan natin today. Tara guys, let's watch my video. Let's go! So, ayan, mga nanay, mga mami, mga mama na mga OFW. Pag-uusapan lang po natin today. Minsan kasi may mga, ang situation is malayo ang loob ng kanilang mga anak sa kanilang mga, sa atin, mga nanay ng mga OFW, malayo ang loob sa ng ating mga anak sa atin. So, ano ba yung pwedeng magiging dahilan? Bakit naging ganun ang situation? Supposed to be, of course, dapat mararamdaman ng mga anak natin na bakit tayo nagsisikap dito sa abroad, bakit tayo nagtatrabaho dito sa abroad para yun sa kanilang kinabukasan. And of course, para mabigyan natin sila ng kahit papano makapag-aral at sa pagkain na lang, food and clothing, yun yung pinaka-importante. Huwag nating kalimutan tayo mga nanay na bakit nga ba tayo nag-abroad, di ba? Yun yung number one question. Bakit ba tayo nag-abroad? Bakit ba tayo pumunta sa ibang bansa at makipagsapalaran? Harapin ang mga pagsubok, trials, homesick, kalungkutan sa buhay at iwanan ang ating mga anak sa Pilipinas na minsan yung wala pang masasabi natin yung nag-aalaga sa talaga sa kanila na sure natin na maaalagaan sila ng mabuti, 'di ba? So, alam nyo, napakasakit 'yan sa ating mga OFW, lalo na pag OFW tayo na lalo na pag single mom, my God, ang hirap. So, minsan kasi guys, ganito, hindi lang po minsan ang sinisisi natin yung mga anak natin sa Pilipinas kung bakit naging malayo ang loob nila sa atin. Sinasabi natin na bakit hindi nyo iniisip yung hirap namin dito sa abroad para lang mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Minsan kasi guys, ang reason kung bakit napalayo ang loob ng ating mga anak sa atin is tayo mismo. Mga magulang, mga ina, nanay, mama. Or kahit sabihin natin yung mga parents ng mga lalaki na nag-abroad. Bakit pag-uwi nila sa Pilipinas is parang wala sila sa mundo, wala sila sa bahay, wala hindi ma-feel nila na yung mga anak nila hindi nila ma-feel yung presensya ng mga magulang nila pag umuwi sa Pilipinas. Kasi ganito guys, kasi minsan, kahit nandito tayo sa abroad, kailangan din yung constant communication sa ating mga anak, sa ating asawa, kung meron ka pang asawa, of course. Kasi karamihan sa mga OFW is yun. Karamihan, siguro, I don't know ha, pero siguro sabihin lang na kung bibigyan natin ng percentage, siguro 50% ang mga OFW hiwalay. Di ba magandang topic din yun, no? Bakit? Ayun, siguro next topic natin is ano yung mga rason bakit hiwala mostly sa mga OFW is hiwalay, di ba? So bigyan natin yan ng time next vlog. Ngayon, ang magiging topic natin is ano yung mga reason bakit malayo ang loob ng ating mga anak sa atin, mga nanay or tatay na nagtatrabaho sa abroad. Unang-una kasi yung feeling ng mga anak natin is parang feeling nila yung hindi nakakaintindi, yung meron yan sa mga bata na inisip nila, hindi kami mahal ni mama,
hindi kami mahal ni Papa kasi iniwan niya kami at pumunta siya sa ibang bansa at doon siya nagtrabaho. So, yun yung dapat talagang ipaliwanag natin sa ating mga anak na bakit tayo umalis at nakipagsapalaran sa abroad. Kahit maliit pa yan sila, dapat i-explain nila sa atin para hindi sila magtanim ng sama ng loob sa atin. Kasi mostly guys, sa mga bata, alam nyo, yung lungkot na nararamdaman nila, nauuwi yun sa sama ng loob. Kasi namimiss tayo ng mga anak natin, nauuwi yun sa sama ng loob. Lalong-lalo na pag may mga activities sa school. Kasi talaga guys, nung nasa Pilipinas pa ako, nagtatrabaho na ako sa Pilipinas, as much as possible, kung ano yung mga program, mga activities nila sa school, nandun tayo. Talagang nag-a-absent ako niyan sa trabaho ko. Talagang naglilib ako. Number one, pag may meeting. Diba? May meeting sa school, talagang naglilib ako. Nag-a-absent ako sa trabaho kasi may meeting yung mga anak ko, activities sa school, mga foundation day, mga linggo ng wika, may mga program, lalong-lalo na pag may mga intermission number yung mga anak ko, sumasayaw. Naalala ko pa yung bunso ko, si Ralph. Grade 1 siya. Sumayaw sila. I think grade 1. Oo. May sayaw sila. Alam nyo talagang ganadong ganado siyang sumayaw nung time na yun. Kasi nandoon ako. So, nung nakita, alam kasi ng mga anak ko na talagang every program, meeting, nandoon talaga ako. Nung pareho pa silang elementary, talagang palipat-lipat ako ng room para lang maka-attend. So, ganun din. Kung yung time na nandoon tayo sa Pilipinas, kailangan natin silang bigyan ng atensyon, ng panahon. Kahit nandito na tayo sa abroad, kailangan bigyan pa rin natin sila ng attention. Of course, hindi tayo makaka-attend sa mga meeting, hindi tayo makaka-attend sa mga foundation day, mga induction, mga kung ano-ano pang program nila sa school. But, ipa-feel naman natin sa kanila na meron tayong time. Sa spare time natin, syempre lalo na pag iba ang oras, kahit 3 minutes lang, 5 minutes, kung hindi ka makatawag, just send a message. Kamusta? Nainis na nga yung mga anak ko sa akin. Kasi daw pag, na, kumusta? Ganyan. Mama, uy, sige lang, kumusta? Eh, pabalik-balik daw. Sabi ko, wala naman akong pwedeng, syempre yan yung pangbungad. Opening kumbaga. Kailangan, kahit pabalik-balik yan, kailangan kong itanong yan. Syempre, pabalik-balik kumain na anong ulam, yun na inis sila. Lagi mo nilang tinatanong anong ulam. Syempre, kasi upang bunga dyan, kumusta na, kumain na ba kayo, anong ulam nyo, ganyan. So, ganyan talaga mostly yung tinatanong ko sa mga anak ko. So, minsan naboboring na sila sa mga ano. Pero it's okay, walang problema. Basta ma-feel lang nila na andyan tayo, meron tayong time sa kanila. Lalo na dito sa Turkey guys, na yung time difference is 5 hours. Umaga sa Pilipinas, madaling araw dito. So, ganitong oras. So, halimbawa, free time ko ngayon, tulog na yung mga anak ko. So, kahit na talaga kasagsagan ng misis ka lang, ganun. Tapos, pag umalis yung mga amo ko, yung tawag ako saglit, kahit 5 minutes. Kailangan sa isang linggo, makatawag ka niyan 2 beses, 3 beses, 4 na beses. Or kung talagang busy, kahit once a week. Para hindi, wag mong hayaan na matapos yung isang linggo na hindi ka makapagtawag sa mga anak mo. Yung message, okay, always yan, message, every day, or every other day, sige. Kasi ang buhay nating mga FW nasa cellphone, nasa Facebook. So, bakit hindi mo pwedeng bigyan ng time yung anak mo? Hindi mo pwedeng bigyan ng oras yung anak mo? So, kailangan talaga, guys. Kailangan natin yun. Kasi, kapag ang mga anak natin is lumayo yung loob nila. Minsan masasabi natin yung mga anak din natin ay may kasalanan, pero hindi 100% sa kanila. Doon sa pagtatampo nila sa iyo, maybe meron kang 50% na responsibility na hindi mo nagampanan and 50% naman doon sa anak mo. Kasi kailangan guys mag
effort din tayo, mag-i-reach out natin yung mga anak natin. Halimbawa, may sama sila ng loob. Halimbawa, nagka-misunderstanding kayo ng mga OFW. Kasi minsan, hindi yan maiwasan, lalo na pag yung mga anak natin is matured na, di ba? Malalaki na sila. So, minsan, may, pag nag-uusap kayo, meron kayong tampuhan, nagkakaroon talaga ng tampuhan, it's normal. Kahit nga sa mga kapatid ko, nagkakaroon kami ng tampuhan, it's normal. Pero, huwag mong hayaan na yung tampuhan na yun, yun yung magiging reason na mawala yung communication ninyo. Okay, ngayon, nagkatampuhan kayo, pero the next day, or mamayang gabi, before ka matulog, nakatulog ka ng maaga, good night, amping, pray before you sleep, ganyan, sweet dreams, just send a message sa anak mo para naman ma-feel niya na, ah, hindi na pala masama ang loob ng mama ko sa akin. Tayo la, kailangan nating magpakumbaba. Kung meron man tayong misunderstanding sa mga anak natin, tayo mismo ang magpakumbaba. Okay? As a parent. Huwag yung masyado nating pairalin yung pride na, lalo na kapag magkatampuhan tayo ng mga anak natin, hindi na tayo nagme-message, hindi na tayo, sabihin mo, bibigyan natin siya ng leksyon. Okay, it's okay, walang problema doon. Pero huwag mong hahayaan na yung misunderstanding ninyo, ayun yung magiging reason kung bakit magkakaroon kayo ng gap. Mawawala yung love mo, yung care mo sa mga anak mo. Di ba? So, hindi pwede yun. So, sa mga anak naman to, okay? Yung kung iba ding usapan yun sa mga, sa husband and wife. Kasi mas malaki ang responsibility natin sa husband and wife. Okay? So, gagawa tayo ng topic doon. So, ngayon, mag-focus lang muna tayo dun sa anak natin. So, tandaan nyo guys, as a parent, kailangan bibigyan talaga natin sila ng time. Kamustahin natin sila, lalo na sa kanilang pag-aaral, kung ano yung mga activities nila sa school, kamustahin natin yung grades nila. Kasi mararamdaman nila na we are always there for them kahit nasa abroad tayo. Hindi yung porket busy tayo, yung ibang mga FW, busy dito sa abroad pero may time sa boyfriend. Ha? May time sa girlfriend, real talk yan. Ha? Huwag ganon. Kung may time ka sa boyfriend mo, may time ka sa girlfriend mo, dapat meron din tayong time sa ating mga anak para maramdaman nila na kahit nasa malayo tayo nagtatrabaho, andun pa rin tayo nakasupport, ma-feel nila na nandyan yung mama at papa nila na nakasupport sa kanila. Okay? Importante yon. Basta importante guys, ganito, pag magkatampuhan, huwag mong palakihin. Huwag mong hahayaan na yung tampuhan na yon ay magiging reason sa hindi magandang relasyon ninyong mag-ina, mag-ama. Okay? Tandaan natin yan. As a parent, tayo talaga yung magpakumbaba. Tayo yung magre-reach out sa mga anak natin kung meron silang sama ng loob at tampo sa atin. Kailangan meron talaga tayong communication. Ayan guys, so sana sa mga mother dyan na merong hindi malayo ang loob ng mga anak nyo sa inyo, dapat as parents, tayo talaga yung magre-reach out, okay? So isipin niyo na hindi porke tayo yung magulang, tayo lagi ang tama. Maraming salamat po sa panunood at sana may natutunan kayo sa vlog kong ito. Thank you for watching and may the Lord God bless us all. Thank you! Bye!